mayroon tayong monitor dito, Samsung monitor model 6 Master BX1931. So kukonvert natin na TV ito, lagyan natin na B59 motherboard. Kung makikita nyo yung likod dito, VGA lang siya. Wala siyang lagayan ng antenna ng VGA na Samsung 19 inches. So, kukonvert natin na yung nating TV. Yan. Monitor. So, ito yung B59. Universal motherboard. Kabit natin dito. So, meron siyang LPDS. Mas may power switch na batang. Yan. Pero ang gagawin ko yung touchscreen nito. Mabuksan natin. Natin sa maganda. So, ito yung motherboard ng monitor. So, gagamitin natin lang dito yung backlight driver niya. Tapos yung 5 volts kasi 14 volts yung input nito. Yan, 14 volts yan. Yung universal motherboard natin kailangan lang natin ng 12 volts. So wala akong step down pero may step up module ako. So ito yung step up module. Ginawa ko na kumuha dito sa 5 volts nito. Ayan. Kita yun, 5 volts. Yan, 5 volts. Tapos kabit dito sa step up module para palabasin niya ng dito. Ayan. Palabasin niya ng 12 volts papunta sa universal motherboard natin. Yan. So, yung input dito, 12 volts. Ay, input, 5 volts. Tapos, yung output ay 12 volts. Pansupply natin sa kakabit nating universal motherboard. So, ito. Yan. Tapos, itong isa naman. Itong isa dito. Yung backlight enable or yung backlight on. Tapos yung backlight adjust, yun ay kakabit na din natin sa papunta rin sa motherboard natin. Ay kakabit natin dun sa motherboard. So ayan na yung connection ng supply natin papunta sa motherboard. Itong pula saka itim 12 volts. Tapos yung white backlight enable, tapos yung adjust yung green. So ayan,
backlight enable, saka backlight adjust green. Tapos positive 5 volts yung pula, and then ground yung itim. So yung 5 volts natin dumaan muna sa step up module para palabasin niya ng 12 volts papunta sa motherboard natin. Yan. Papunta dito. Papunta dito sa motherboard natin. Supplyan natin ng 12 volts kasi 12 volts tong motherboard natin. So pasilip ko na yung connection ng so ayan. Ito yung dati niyang ribbon LVDS cable, ribbon flex. So ginamitan ko na ng wire yung ganyan. Tapos pinutol ko na lang ito kasi iba yung socket niya, hindi siya pang ganito. So ayan, itapat-tapat nyo lang yung 0 minus, 0 plus, ayan, 1 minus, 1 plus, 2 minus, 2 plus, clock minus, clock plus, then ground, then positive. So paano ko nalaman na doon yung pin configuration nun? So gawin nyo, tingnan nyo yung model nito, ayan o, LM18580804. Makikita nyo yan sa Google. Tapos dito sa motherboard, yung connection nya ganun din. Makikita rin nyo yan sa motherboard, yung ayan o, yung BCC doon, pin 1 yan, ganyan. Sunod-sunod na lang yan o, BCC, ground, yan na rin yung pin configuration nya. Tapos may backlight on, 12 volts din dito. Dito natin ikakabit yung 12 volts in, saka po yung backlight enable. So ganun lang kasimple yan. Saka ito pala. Yung backlight enable, saka yung backlight adjust, pinutol ko na dito. Yan. Putol na yan. Wala nang connection dito sa may motherboard. So, ang magti-trigger na ng backlight enable, yung ikakabit nating universal. So, ikakabit na natin. So guys, kung mapapansin nyo sa likod na nilagay itong universal motherboard natin, saka yung mga keys nya, yung pindutan. Kasi ang space manipis talaga ito. Itong monitor na to, wala nang, hindi kasya sa loob yung motherboard nya. Kaya nag-decide na ako, sa labas ko na lang ilagay. Gagawan ko na lang ito ng sarili nyang box sa labas pag nagkataon may bakante tayo. So pansamantala ganyan muna, sa likod muna siya. So wala naman nakakakuryente dyan kasi 12 volts lang dyan. So wala, at wala namang bata na nangangalikot. So okay na yan dyan, pwede nang pansamantagal. So yung Samsung LED TV natin, ginawa natin LED monitor, ginawa nating TV. So pwede na tayong manood dito. Ayan. Kasi na normal TV na siya. Pwede tayo magsaksak ng USB at HDMI, and pwede na rin sa TV, sa antena. Yan. Audio video. Pwede na rin siya. So as in normal TV na siya. So ito na siya guys. Oh. Ang ganda ng resolution niya. So, on next video ko, doon ituturo ko yung pamag-adjust ng itong resolution or yung pixel ng mato to panel kung magpalit tayo ng motherboard. Yan. Kasi minsan hindi yan compatible. So, kailangan natin na i-set yung resolution. So, see you guys on my next video. Maraming salamat.